Hindi ko tinanong. Sabi nila, sir, nagpe-prepare kami para sa exit plan namin. That's the word, exactly the word. So, sabi ko, ilang years ang exit plan nyo? Sabi niya, 10 to 15 years, sir. Ano ba ang ginagol nyo before you exit? Sabi niya, ang goal namin before we exit as an OFW, makabili kami ng condo, ng rental property. Meron na silang rental property. I think they have one or two. Alam niyo po, naging friend ko sila. Nung kasal po nila, nandun na rin ako. Invited na rin kami. So these are the people who we plan with, who partner with. And it has evolved into really a real life partnership. Ito reality, mga friends. Ha. You know that what is your household fixed and variable expenses? Alam mo kung anong mga fixed and variable. Like kuryente, fixed yan. May house help ka, fixed yan. Tubig mo, merong budget yan. Halos may mga fixed. Ano yung mga unpredictable? Ito yung mga pinag-uusapan kanina, yung mga sickness, accident, disability, yung area yan. If I will ask you, alin doon sa mga fixed and variable expense mo can be collapsed and can be cut? Alin doon? Yung pwedeng bawasan or tanggalin? Now, kung may nakita ka na pwedeng bawasan or tanggalin, ang tanong natin ngayon, meron ka bang preparation o wala kang preparation for the risk involved inside your family? Ano yung preparation na meron ka? So sabi natin kanina, you want retirement. You want to plan for your future business. You want to have your emergency fund. You want to have your retirement fund. Okay, pinag-usapan natin lahat ngayon, yung area na yon. Now what else? You know your existing source of income. Like last year, that one source of income, maraming tao nawala yun. Naubos ang savings. Nung paubos ang savings, that's the time. Nakaisip sila gumawa ng ibang business nila or ibang sideline para what? To augment the budget of the family. Ano pong kailangan natin? We should not be dependent on one income flow. Dapat meron tayong other sources of income that would improve our cash flow. Find another source of income. That's another way. It's either you cut your expenses or you look for another source of income. So yung kailangan natin ngayon, we have to be wise and prudent in what we're doing. Remember, ikaw at ako, we are both breadwinners of our respective family. Hindi maganda sa tenga, no? Pero ATM tayo ng pamilya natin. Kailangan nila tayo. Diba? Pagka 15 and 30, ang sarap ng ulam mo. Diba? Pinaghahandaan ka ng asawa mo. Ito, your future financial plan is all about risk management. How many of you, like all of us here, we are all in different profession. Alam ko, may guest tayo na lawyer, may doctor tayo, we have business people here. We have from academe, we have from BPO. Pag tinanong mo, sa ginagawa mong trabaho, ano yung mga risks na minamanage mo? So sa atin, sa buhay natin, we are managing the risk of living too long or the risk of dying too soon. Living too long or dying too soon. But there's more, the one in between. The one in between. Diba? Kasi kung humaba ang buhay ko, magre-retire ako. Kung umiksi ang buhay ko, okay, meron akong kailangang protektahan. Now, many people, alam mo, may sariling isip to eh. Now, let me go back. Bakit ganito to? May sariling isip yung computer ko. Many people dream but they forget something. Lahat tayo, may pangarap tayo. Alam nyo po, we are not that granular in our own respective dreams. So what do we mean by that? Nangarap tayo, oh my gosh, what's happening with my... Nangarap po tayo, pero hindi natin nilagyan ng presyo yung pangarap natin. So ano pong ibig sabihin nun? Nangarap ka lang. So dapat po, pag nag-dream ka, you have to put a price tag in your dreams and you have to put a timeline. Like yung anak ko, mag-aaral siya in 15 years, 16 years from now ng college. This is a go. This is... May iba po ba nagko-control ng ano ko? Wala naman, ano? So, let me just go back. Okay. Balikan ko. Untahan ko na to. Ito yung kanina sinasabi natin, the 28,000 that we're talking about. Here, you will see, if we will dissect the 28,000, from age 0 to 20, wala ka pong hanap buhay. Nag-aaral lang tayo. From age 20 to age 40, naghahanap buhay tayo, kumikita ka na. That's the time you got your first house. That's the time you got married. That's the time you have your
oh my God, what's happening here? Sandali po, para pong, are you still with me? Yan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay, nagluluko to. May sapi ang aking computer. So, age 20 to 40, anong ginagawa natin dyan? May trabaho ka na, nag-asawa ka na, yung unang baby mo nandyan, nasa elementary grade school sila. Now, let me share with you po, nung 25 years old ako, nung nag-asawa po ako, ang goal ko po, sabi ko po at that time, kung kukuha ako ng bahay, dapat pagka pag tumungtong na ng first year college yung anak ko, yung panganay ko, wala na po akong utang na binabayaran sa bahay. So nakaplano po yun. 15 years ko lang po kinuha. Bakit po hindi 25 years? Nung kinompute ko, nung inaral ko yung amortization ng 15 years and 25 years, wala pa pong diferensyang 500 pesos at that time yun sa akin. So kinompute ko yung 500 times 10 years, that would be 600,000 na mapupunta lang sa interest. So sabi ko dun sa kinuhanan ko, so make it 15 years na lang. 15 years na lang. So ginagawa ko, nagdadagdag every may extra. So napatapos pa siya ng 13.5 years yata yung binabayadan ko. So that time now, let's move to the next stage. Pag 40 to 60 ka na, ito kwento mo ngayon, nagkokolehiyo ka na. Yung si ma'am na may 3 years old, yung anak mo, na ngayon ay nandito sa zero, yung anak mo na nandito sa area na to, okay? Ba't ganun? Andito na siya. So by that time that we will be retiring, andito na tayo, wala na tong income. Pansinin mo lang, yung age 0 to 20 natin, age 0 to 20 and age 60 to 80, ito yung totally, wala nang pumapasok. Kaya nga sabi natin, we will find out soon ano ba yung kailangan natin gawin. So, I want you to take picture of this because in your total life, ito yung life stages natin, getting started, kung ikaw bata ka, fresh graduate ka, wala ka pa responsibility and accountability, sarili mo lang, ikaw yan. Now, moving up, nag-asawa ka na, may anak ka na, nagbi-build up ka na, meron tayo dito sa team, sa audience natin. Now, yung preparing ahead, eto, yan po ako. So, ibig ko sabihin, yung mga anak ko po, tapos nang mag-aral, okay? So, ako, preparing ahead na moving towards retirement. Because at one point, I will be at the living a legacy. Okay lang po ba kayo? Let me just move here. Okay. I don't know what is happening. Stop share ko muna, ha? Okay, I will stop share for a bit and hindi din siya nag-ano. Can you see this one? Yes po, nagkakaroon ng blank. Oo nga eh. Ram, please. Aha. Eto, kita nyo itong things most worried about? Yes, we can see it, man. Pero yung sumunod, puro blanco ka na, ha? Yeah, yeah. I-skipan ko lang. But let me focus here. Dito mapapansin nyo, ano ba yung mga things most worried about daw ng Filipino? Dito sinasabi dito, ang Pilipino nag-aalala, 90% ng Filipino are worried if the household breadwinner will die. Pero merong 8% worried. 86% ng Filipino are worried if anybody in the family suffer grave illness. Pero merong 13% na hindi nag-aalala. Okay? Simple lang po 'yan. Ang sinasabi lang po ng chart na 'to, merong pong tao na naghanda at merong hindi naghanda. Nakuha po natin. So ibig sabihin may 90% na hindi naghanda, may 80% na naghanda. Now, let us move forward. Hindi ko lang po siya in-screen slide. I do not know what's happening sa screen. Okay.
ito po siya yung meron po tayong tinatawag na risk management. So in whatever you do, what else you're doing, meron po tayong risk na tinatawag. Ano yung risk na yun? When you have the risk, you have to identify, you have to assess, you have to review, you have to control, you have to mitigate those risks in your life. Now, pag na-identify mo na yung risk na yan, eto na, wait. Ano daw po ba yung bakit kailangan mag-build ng emergency fund? Can you call it to Rami, please? Now, ASAP. Why do we need to build emergency fund? Emergency fund, kung makikita nyo sa baba, medical emergencies, lost job, car repair, home repair, peace of mind. Now, pag tinanong po natin, eto, ang tanong mo, kung breadwinner ka, ask yourself, how much is your monthly household expense? Magkano po ba? Let's say 20,000 ang monthly household expense. Last year po, tinuturo namin 3 to 6 months ng monthly household expense mo. That should be your emergency fund. Okay? Now, kung hindi po yun, kung 60,000 ang emergency fund mo, ang tanong mo, pag ako ay nawala ng trabaho ngayon, gaano katagal magsusustain ang family ko? Like last year, we have seen... can you call Ram? Medyo distracted lang po ako. I just need to get this done because I cannot. Ang dami pong pasok na blank. Hindi ko alam po ano. Kasi may naka-program sa mga so ibasa niyo maklik tong ibang to. Ito lang. Okay, sige. Okay na tayo. Okay. Hindi ko po computer yung ginagamit ko, kaya ganun. Now, sabi natin kanina, bakit kailangan ng emergency fund? Kanina, I saw an answer there that I need to build an emergency fund. Kasi nga po, last year, kung wala kang emergency fund, yan po ang nangyari. Ang tanong lang dyan, kung ako ay nawala ng trabaho ngayong oras na to, ang nasa isip ko, gaano katagal? Ang tinatanong natin ganito eh. Magkano yung savings ko? Pero dapat ang tanong mo sa sarili natin ito. Dapat tanong natin, if I lose my job now, how long will I or my family last? Gaano katagal magsusurvive? Like last year, even a short 1 month, wala na. A short 2 weeks, wala na. Pero ang pandemic naglast ng 9 months. May credit card na binabayaran, may loan na binabayaran, na wala ng trabaho. Pero if you have your emergency fund, at least you would have survived in the next 3 to 6 months. So ngayon, sinasabi nga namin, kung kaya mo ng 6 to 12 months, i-build up mo. Pero mon, sabihin mo, ang laki naman kung 20,000, 3 months, 60,000. Kung 6 months, 120,000. Hindi ko kakayanin yun. Alam nyo po, lagi natin iniisip hindi kaya. But there's always a way na makapagsimula tayo. Now, ang una muna nating tanong, where do I put my emergency fund? We have to open a bank account separate po dun sa existing savings account natin. Hindi po siya kasama. Now, para ngayon, sabi ng isa, baka may mag-comment sa inyo, meron na naman ang Lazada saka ang Shopee ng 6-6 promo nila. Emergency ba yon? Hindi po. Dati 3-day sale, emergency daw yon. Sabi ko, hindi po. So, ang gawin mo, you have to separate your savings account from your emergency fund. May mga passbook na po nakakapag-open. May mga bank. They're asking you to open as low as 500 pesos. $10. Diba? Or kunwari 1,000 pesos, makaka-open ka na. And then sulatan mo yung passbook, emergency fund. Ano yung emergency fund? Easily that you can access. Ang iba nangyayari po pag may bumagyo, like si Dante. Mag-aantay po yan ng announcement from SSS or GSIS na may calamity loan. Aantayin pa ba yung loan mo bago palitan yung bubong? So kaya kung may emergency fund ka, mapapagawa mo ka agad. May job loss ka, magsusustain ka habang naghahanap ka. Medical emergencies, may magagamit ka. Hindi ka mangangatok ng pintuan. So start, let's say start ka ng 1,000, i-build up mo. Every meron ka, mag-collapse ka nang pwede mo i-collapse na expense mo, idagdag mo. Dagdag ka ng 500, 1,500. Okay? Yung area na yon dagdagan mo until makabuild ka ng desired emergency fund. And huwag gagalawin, sabi natin. Okay? If you don't start building your emergency fund, you will soon be a permanent resident of London. Ano daw yon?
loan dito, loan doon. Di ba? Hindi ka naman taga-loan.